Tulad sa NAIA, problema nyo rin ba ang mga daga, ipis at iba't ibang peste sa inyong bahay o negosyo? May simpleng solusyon dyan. Alamin natin sa report ni Rainiel Pawid. Nitong mga nakalipas na araw, trending ang mga surot, daga at pati ipis na naispatan sa Ninoy Aquino International Airport. Maraming nandiri at nahiya sa kalagayan ng ating paliparan. Pero bukod sa NAIA, ang mga pesteng yan, problema rin ng mga kapatid natin sa kanilang bahay at negosyo. Si Nanay Estrella, sinisigurong daga at ipis free ang kanyang bahay. Sa baba kasi nito, meron silang negosyong kainan. Kasi pagkain po ito kailangan malinis. Kasi mahirap pong maano naman ang mga customer, magkasakit sila. Kaya naman si Nanay Estrella humingi ng saklolo sa isang pest control service provider. Pinasprayan niya ng gamot at ilang food grade disinfectant ang kanilang bahay at negosyo. Sabi ng pest control supervisor na si Fryn Villafuerte, may dahilan kung bakit naglalabasa ng mga daga, ipis at iba pang peste. Nagkukulang na po sila sa food and water source, then yung loss of habitat nila. So para tao lang din po yan, kailangan din po nila ng food, water, and shelter. Marapat umanong magpa-pest control service 4 beses sa isang taon. Naglalaro ang presyo nito sa 2,000 pesos pataas depende sa laki ng lugar at dami ng pupok sa impeste. Sa kusina at banyo raw ang pangunahing puta ng mga peste. Paborito rin umanong lugar na mga dagang tulad nito ang sulok ng mga bahay na maraming nakatambak na gamit. Madilim at malamig daw kasi ang mga ganitong lugar at walang istorbo sa mga daga na ngat-ngatin ang mga gusto nilang sirain. Ingatan din daw dapat ang mga kable ng kuryente. Once hindi po nila ginawa yon, sila po yung mamamatay. Kaya po ang ginagawa nila is sinisira. Hinahasa nila yung ipin nila para hindi humaba ng todo. Ipinakita nga ng Pest Control Service ang video ng kanilang operasyon sa ilang supermarket sa Metro Manila na pineperwisyo ng malalaking daga. Libre mukbang ang mga daga sa mga paninda at walang awat sa pagngat-ngat ng malalaking kahon ng pagkain. Kung problema naman ang budget sa Professional Pest Control Service, meron silang iwas peste tips na madali lang gawin. Yung pepper para po sa daga. Which is ayaw nila yung amoy ng pepper. Pwede natin lagyan ng tubig yung pepper or scattered natin, which is hindi nila, i-ignore nila yun. Hindi nila lalapitan yun kasi ano sila sa amoy. Then, yung regarding naman sa mosquito, pwede tayo maglagay ng mint. Bukod sa pagsisira ng mga gamit, may masamang dulot din sa kalusugan ang mga peste gaya ng daga. Ayon sa Center for Disease and Control Prevention, carrier din ang mga ito ng iba't ibang virus na nagdudulot ng sakit gaya ng leptospirosis. At ang pinakamabisang panlaban sa mga peste ang pagiging malinis sa ating paligid. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.